Doon tayo sa may ano, malapit sa barangay hall. Mabawasan yung mga pasakit dyan sa Pasaybo. Hindi sila pwedeng mamuhay dyan ng mga kriminal. Lapit na tayo, ha? Kasi dire-diretso lang. Pero doon na tayo dumaan sa main road. Doon sa malaking kalye. Naalala mo din natin sunog. O doon pa tayo sa isa. Lapit tayo sa barangay hall. Oo. Laki ng inaliwalas nito, no? Tingnan mo itong entrada. Luminis. Oo, oh, dati. Kung ano-ano nakabalandra rito. Tingnan mo. Laki ng niluwag. Naging maaliwalas. Ito na pala yun. Eh, inaakit na nila tricycle nila. Di ba? Konting disiplina lang talaga. Hindi naman kailangan como squatter eh. Magulo na. Oh, todits tayo nun dyan sa Wakali. Pero ito yung sunog sa Nangka. Ayan. Ba, estasyon na. At least makapagbigay tayo ng justisya. Jody, saluhin mo muna tayo. Si Iko. Okay. Hindi sa'yo pagbaba ko yun. Oh, pero... ¿Cómo es la idea?
Gusto mo live, bro? Siyempre, kailangan ng pamilya niya yun. Ano, umis ka pala eh. Kailangan nagahanap buhay. Para kailangan ng pamilya niya eh. Tukuli mo lang. Patugang ka. Ano naman patugan? Saan ka tumatali, ma? Ha? Saan ka bumabiyahe? Wala. Yes. Yan nga. Alam ko ba, gusto mo umuwi sa probinsya, ba't ka nagdodroga? Nakita mo ngayon, may umiiyak na pamilya. O, natutuwa ka ba? Na-arrest na rin mo dati? 9165 ka ba daw? Na-arrest ko ka na dati? Inom ko yung baso ko sa inyo. Ha? Inom ko yung baso ko sa inyo. Ikaw ang nagpaparumi sa imahe ng basay ko. Okay, natala. Patugan ka nga. Wala ka hindi ako, hindi mong may issue. Salamat ka. Ang medical na ba to? Yes, sir. Gusto mo bang kunin yung baril mo? Pwede ko. Ayan mo yung tsura, oh. Baby mo. Paano ko sa ulo mo ito. Patugan. Gahanap buhay yung tao. Makakalim ko mo dito sa Maynila. Congratulations, pare. Napiliin yung tahimik yung lugar na ito. Yung baling squatter. Pero matino na nila. Itong mga ito, walang pong. Busing ko lahat sila dyan. Ayoko sila. Ayoko na mamahay yung mga kalongi sa kahirap na nga. Binabawi pa nila yung lugar. Asan na yung payment ito? Yung pamilya? Nasa hospital pa. Si Chairman, nasan? Andito pa, sir. Sorry, Mr. Chairman. Ayan na, derito. Ito ba, ikaw ba'y nakapatong sa ano? Sa pedigap? Asan na yung ano, witness? Jason. Ito si Jason. Ayun mo. Jason. Alam mo bang may bagong bumbiyano na ngayon? Thank you, speaker, sir. Ikaw yung nakasakay sa ano? Yung nakita ko sa video? Yung nakasakay sa, ano tawag yun? Sa sidecar? Sino yung bumaril? Ha? Yan. Paano mo ito nakilala ng talonggis na ito? Buti nakatakbo ka. Nakita ko sa video, dumakbo ka eh. Paano mo ba yung binaril? Kamo ko lang po. Pareho kayo nagpapares. Huwag nang papareglo ha. Baka naman ikaw matras-atras ka naman. Pag ano, makakalabas ulit yan. Ha? Para mawala na yan, para kayo pag naghahanap buhay, walang hold-upper na katulad ito. Kaya dumarami yan mga yan, lumalakas ang loob kapag ka umatras sa mga ano eh, complainant eh. Palibasa, binubuhay sila sa Maynila. Bakit ba, alam ko eh, patugan eh. Yung may video mo, nasa hospital pa. Sabi sa akin ng direktor ng ospital, medyo stable na. Andiyan sa gat.
Kaya lang, under ano, observation. Yan, yeah, oil of yun ito, Riggs. Wala bang kasama sa kulungan ito? Wala. Walang, I mean, walang kasama. Wala tayong ano. Pero, dalawa, sir. Sabi mo sa pamilya, huwag atras. Kamag-anak po nung. Tanggalin yung damit mo. Gusto ko ba sabihin? Sa mga kamag-anak na biktima mo, ang sumasabihin. Kaya. Maraming magawa, nangyari na.
Huwag raw yung buko, kamay yan. Bakit yung tumalikod, kuya? Kasi parap ka, no? May gusto ka ba sabihin? Pagkakataon mo na. Sabi ko, sakit ng posa sa kamay ko, wala akong sinabi pura. Makinig ka ng maayos, ha? Sorry, ha? Sorry, kuya, ha? Kasi hindi ko marinig sinasabi mo, eh. Pakiulit nga. Naka-drugs ka ba? Ha? Naka-drugs ka, kuya? Ano siya sabi mo kuya? Ano yung sabi mo sa harapan? Bakit ako ulit? Hindi. Yung mo.
sakit. Eh, ganun ka lang ganun eh. Wala eh. Ganun ka lang ganun. Ano pa kalaw, sumagot ka lang. Ganun ka lang sa pangkay, may mo ulit. Hindi, hindi pa. T-shirt ba? Para katalin mo na lang. Hindi ka na pa kayo, may isang mo na lang. Sige, ulitin namin na yung tanong ha. Kung si Jason siya, kung ano na ito, siya ang kaya. Sige, namin sa akin mo siya yung nontap. Saka na yung muka? Ganun din naman, hindi ka na... Saka na mahiya? Gumagalaw ko eh. Pagsagot mo ka niya. Ay, luwagan. Gumagalaw mo na, sagutin mo ka. O sige. Ito. Hindi, sagutin mo muna. Kaya pang malay mo mo. Maluluwagan ha? Sagutin mo muna. Sige, malayin. Baka magagawa ng baril. Naku po, Diyos ko yun. Ayan po, ayan po. Luwagan lang ha. Luwagan lang. Sasagutin naman lahat ng mga tanong nyo. Sagutin ko lang ang tanong nyo. Para umasagot ay loot. Oo, oh, masakit daw eh. Okay. Tapang-tapang mo, kayang kaya. May maayos sasagot ha? Oo na. Puta, masikip ka. Kawawa naman. Dalawa ka ng dalaw eh. Papuputol na eh. Papuputol na pala eh. Kasi sabi na dalawa. Ilang. Kailan mo pa lang ng pag-aaral? Sa salita mo pa lang, eh, mukha kang mag-aagaw ng baril. Hindi, tatapusan niya para mag-aagaw. Matagal na kami na... Sabi mo ano sabi? Sayang ang film namin eh, puta. Sige, ano masasabi mo sa mga inakontak? Makakala kasi nila, mga tulad sa amin, nagbibiro kami. Hindi kami nagbibiro. Pag sinabi namin, ginagawa namin yun. Kaya tapa, ano? Pag-inontak sila, ang utang ba? Malaga lang naman yan kung gustoin eh. Pinakailangan mo ulit ng buhay. Silang. Di ba binigay naman sa'yo yung bag? Hindi binigay sa akin yun. Makikita nyo naman sa CCTV. Kung binigay nga ba talaga sa akin, baka ko pinupukan. Anong ginawa mo sa pera? Sinisi mo pa yung bagol sa bus. Paano mo ba yun eh? Yun lang masabi ko. Ano sinabi mo na hiningi mo yung pera? Anong ginawa mo sa pera, kuya? Ha? Sagot kaya, para din na kami mahalan. Ano ginawa mo sa pera? Ikpita na lang kami yan. Ikpita na naman, maikpita na naman. Ano makasagot, maikpita. Ano ginawa mo sa pera ko yan? Bilis, sabu. Simpil sagot? Sabu. Ano, tapos na, wala na ako sabi, ginawa ko na yun. Sabu. Ano nga ginawa mo sa pera? Bilis, sabu. Wala, ginastos ko na, wala na na. Sabu. Ano, Nabili mo ng drugs? Nabili mo ng drugs? Oo, bato. Hindi. Ano? Pero gumagamit ka, kuya. Oo. Oh. Ano masasabi mo sa pamilya ng binaril mo? Yun na lang. Last question. Ate, asa na kayo kung nangyari yun? Hindi naman gustong gawin yun eh. Asa na ate? Asa na sa inyo? Pasensya na dahil. Okay, sige pala uli. Wala ha.
Next, okay na. Next, ha? May tatanong pa si ma'am. Kinasagutin mo na eh. Sagutin mo lang. Interview eh. Mission lang yan. Ibigaw pa yan. Next, may ilang. Mga salita, matapang. Try mo na sagot. May anak ka, kuya? Pamilya ka? Okay. Asawa ka ba, kuya? Gusto mo shade? Masakit pa rin? Tama lang yan! Ikaw kasi nung galo eh. Pag-isigipan lang. Tama lang yan, sir! Wala na camera. Wala na camera, kuya. Kuya, may pamilya ka ba? Kuya. Kuya. Si Jose Domingos. Hindi pa ba nang agaw? Gusto ko ipakita sa taong bayan na patuloy tayong maniwala sa sistema. We can prevent, hindi natin mapipigilan yung krimi. Pero pag ginawa nila sa Maynila, talagang makahalubog yung aircon. Baka nainitan, talibig ko si aircon. Sir, kausin namin to, sir, matapang. Yan ang ano talaga nagagawa ng droga sa katawan ng tao. Nawawala sa tamang pag-iisip, tamang wisyo. Agree mo, kung panonorin nyo yung video, alam nyo naman, sa kalsada ako lumaki. Nakabisado ko, bisado ko ugali ng isang lamong haragan. Yung sanay na parang tarmi na lang sa kanya ang tao. Ganun na ganun. Walang pakundahan. Siyempre ako, parang... Totoo lang. Takot lang talaga ako sa Diyos. Pero, bisan, may isip mo rin makagawa ng masama. Pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos. Ayaw ko pa rin yung cross ng line. Still continue to believe that the system still exists. Decency and apprehension. I'm grateful for General Balba, Colonel Caramuan, Ininges and his team. Ano to, the moment that he sent forwarded the video to me, that was 14 hours ago, hindi na kami na mapakali lahat para na sinisilihan ang trip namin. Hanapin talaga. Dahil kalugmuklug na eh. Kasi lahanap ko eh lang, panchincha yung tao eh. Tapos itong batugan na to, para lang ipang birit niya. Sustained on yung vision niya. Anyway, I'm happy and grateful to the Manila Police District, to the barangay, who cooperated. I hope we always hope and wish na para mga ganitong insidente. But rest assured, if we cannot prevent crimes or harm, we'll see to it that justice will be served in the city of Manila. Bali maganda po yan, kuya, kami takot-tik doon sa mata. Mahagigay lang natin yung justicia na iniingin ng barangay. Tanyo yung hinagbis. Sana may awa ang Diyos at ang tuluyang mag-survive yung biktima. Just visit the victim has been taking care of our public hospital. Public health care institution. Sir, kamusta na daw po ba yun? As per Director Martin, ganyan.
medyo under observation. Critical condition. Yun ang... Saan po yung tama niya? Assistance yung pwede natin ibigay. Well, the medical, the basic is the medical assistance that we can give. Full attention is being given also. We'll see how far the city can go giving more assistance to the poor victim. Mahirap na nga. O yan, sa mga taga-base ko, kumanatag kayo, may bago ng gobyerno ang Maynila. Hindi natin naayaan na yung mga tolongas na yan mamuhay dito para normal na tao lamang. Marami dito gusto kapayapaan. Marami dito nag-aari mo na. Yung inirarawis lang ng pamilya nito. Kaya hindi marapat na ito yung bahayan ng mga tolongas sa lipunan. Tataboyin ang itataboyin natin sila. Pagka gumawa sila ng krimine, so papanagutin natin. Because they deserve peaceful community. Mahirap na nga, magulo pa. Pwede ba yun? Parang unfair naman yun. So we wanted to send a message to Baseco community that we care for them. Hindi yung puro salita lang. To our actions and our small efforts, the city of Manila, the city government. Thank you, Rizing. Mayor, meron po tayong gagawin na adjustments sa security protocols natin. Last night po kasi, when we were here po sa Baseco, yung mismong barangay tayo po, pinatupa po ng bote po. They can do whatever they want to do. That they feel that there is no government. Then we'll prove later on kung sino talaga ang dapat kung may gobyerno ba. Ang tao, hindi mo mapipigilan na mag-isip ng masama laban sa kapwa niya. Pero pagka ginawa niyo yun sa Maynila, papapanagutin namin kayo. Magiging anemic kayo. Kasi hindi kayo makakatulog na maimik. Will not give you any air to breathe, to relax, to go up. Awa naman ng Diyos sa the rate we're going with the MPD's leadership. So, paano naman? I'm happy with our Manila Police District. And I hope. Now, sa panawagan naman natin sa taumbayan, muli niyong ibalik ang diwala ninyo sa inyong pamahalaan sa national at local na kapag kayo'y nakabiyado, may justisya kayo na kami. Isang mahabang proseso ang justisya, pero as long as I'm mayor, we'll try to make it as soon as possible in our own little way. All the resources of the local government unit and the Manila Police District will be utilized to give justice to each and every citizen. Mayaman, middle class, at mahirap. Karapatan nila magkaroon ng panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Thank you. Ah, yan.
Di ba tingin ba yung resources ng City Engineering? Kasi pa lang para kailangan mo ba? Ayo.